Kumusta mga idol? WYNNE ARBOLEDA, isa sa mga kinikilala ng karamihan na tunay na bad boy ng PBA dahil maliban sa gulong kinasangkutan niya noon ay isang nga din itong si WYNNE ARBOLEDA sa mga maduming maglaro sa loob ng court at alam yan ng karamihan sa mga nakaabot sa kanya. Isa din si WYNNE ARBOLEDA sa mga pasaway na player pero may ambag sa liga. Halina at balikan natin ang mga naging kwento niya sa PBA at alamin natin ang dahilan kung bakit nagawa niyang suguri noon ang isang fan. Bago natin niya simulan mga idol, kung bago ka pa lang sa channel na to, please like this video and don't forget to subscribe. I-hit nyo na din yung notification bell button mga idol para updated kayo palagi sa mga bagong video natin. Shoutout muna sa mga nag-request ng video na to. Maraming salamat mga idol sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana mag-enjoy kayo sa panonood. Mga idol, simulan muna natin sa umpisa. Si WYNNE ARBOLEDA nga ay ipinanganak noong November 26, 1976 sa Calibo, Aklan. Bata pa nga lang daw siya ay kinahiligan niya na talaga ang paglalaro ng basketball. Sa lugar na ding yon ay doon na nga siyang nagsimulang mangarap na maging isang sikat na basketball player balang araw. At matapos nga ang kolehiyo niya sa Calibo, Aklan ay bumiyahi nga siya papuntang Maynila para ipagpatuloy ang paglalaro ng basketball. At hindi naman nga siya nabigo dahil kinuha nga agad siya ng Manuel L. Quezon University para maglaro sa kanilang team. At matapos ang naging karir niya doon ay nakapaglaro siya sa NBA sa koponan ng Laguna Lakers noong 1998 to 1999. Matapos naman ng isang taon niya sa NBA ay sinubukan niyang pumasok sa PBA noong 2000 pero undrafted nga siya matapos walang team na kumuha sa kanya. Pero buti na lang ay swerte siya nung time na yon dahil nagka-interest sa kanya ang koponan ng Papcola Panthers na pinamumunuan noon ni Coach Chad Reyes. Malaki ang pasasalamat ni WYNNE ARBOLEDA dito kay Coach Chad Reyes dahil kung nagkataon na iba pa yung coach noon ng Papcola ay siguro hindi pa nakapasok sa PBA itong si WYNNE ARBOLEDA nung taong yon. Pero inamin naman din ni Coach Chad Reyes na interesado na nga daw siya noon paman dito kay WYNNE ARBOLEDA. Sa unang taon ni WYNNE ARBOLEDA sa PBA ay hindi masyadong maganda kaya nalipat siya sa Tanduayram Masters. Pero hindi din nagtagal, nalipat na naman siya papuntang Barako Bull Energy. Sa team na yon ay doon na nga siya nakilala sa PBA. Doon na nga din niya napakita ang husay niya sa depensa kung saan di nagtagal binansagan nga siyang the snatcher ng PBA. Sa husay nga sa depensa ni WYNNE ARBOLEDA noon mga idol ay dalawang beses nga itong tinanghal na Defensive Player of the Year at ilang beses din napabilang sa All Defensive Team. Sa mga hindi nga nakakaalam ay pangwalo sa listahan itong si WYNNE ARBOLEDA sa pinakamaraming steals sa kasaysayan ng liga kasunod ni Olsen Rasela na mayroong 711 steals sa loob lamang ng 526 na nilaro nito. Kaso nga lang mga idol ay may konting kadumihang maglaro itong si WYNNE ARBOLEDA sa loob ng court. Kaya itinuturing siya ng ibang mga fan na tunay na bad boy ng PBA dahil sa kanyang mga physical play. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina mga idol ay kabilang man si WYNNE ARBOLEDA sa mga pasaway na player pero may ambag naman ito sa liga. Dahil sa pagkakaalam ko ay narepresenta niya din dati ang ating bansa. I-correct nyo na lang ako mga idol kung mali ako doon. At ang pinakamalaking gulo nga na nagawa nitong si WYNNE ARBOLEDA ay noong 2009 kung saan nagkaroon ng exhibition game ang Smart Gilas kontra dito sa koponan nga ni WYNNE ARBOLEDA. Sa kalagitnaan nga ng game na yon ay sinugod nga ni WYNNE ARBOLEDA ang isang fan na nanonood ng kanilang laro. Pinagsisipa niya nga ito at pinagsusuntok ng sunod-sunod. Sa pangyayaring yon ay kita talaga ang gigil ni WYNNE ARBOLEDA sa fan na yon. Kinilala nga ang fan na yon na si Alain Katigbak.
isang businessman. Alam naman natin mga idol na kapag may nagagawa tayo ay may dahilan talaga. At ito nga ang dahilan kung bakit nagawa yon ni WYNNE ARBOLEDA sa isang fan. Sa una pa lang kasi ng larong yon mga idol ay inaasar na ng fan itong si WYNNE ARBOLEDA. Nagsimula nga ang pang-asar na yon ay nung sa first quarter nung nabigyan ni WYNNE ARBOLEDA ng playground foul si JB Casio. Ang nasabing fan ay inaasar nga si WYNNE ARBOLEDA na matanda ka na hindi mo na kayang abutan si Casio. Huwag mong pilayan, pang-international game natin yan na may sabay pang mga murang sinabi. Matapos ang 3 minutong pagkakaupo sa bench dahil na nga sa playground foul na nagawa niya kay JB Casio ay nakabalik naman agad siya sa second quarter. Pero sakto, sa kalagitnaan naman ng pangalawang quarter ay tinawagan na naman siya ng pangalawang playground foul matapos mabigyan niya ng hard foul si Mac Baracael. Ang nasabing ang fan ay tuloy pa rin ang pang-aasar kay WYNNE ARBOLEDA. Minumura, sinisigawan at marami pang ibang mga sinasabi. At doon na nga, napikon itong si WYNNE ARBOLEDA kaya sinugod niya ito. Pinagsisipa at pinagsusuntok. Pero naawat naman agad yon ng mga PBA officials. Pati si Marky ay nakisali din kaya nadamay tuloy siya sa kasong sinampa ng fan kay WYNNE ARBOLEDA. Maliban sa aksidenteng yon ay kilala din kasi ang Burger King na isa sa mga physical na team noon. At sigurado ako na yun din ang masasabi ng karamihan sa mga nakaabot ng grupo nila. Di na tayo magtataka mga idol dahil ang Burger King noon ay pinamumunuan pa dati ni Coach Chien Kiao. Oh, no look pass from Marky, intercepted here by Smart Gilas. Casio to Baracael. Another foul there by you. Ilang araw nga ang nakalipas ay nagsampa ng kaso ang fan ng physical injury laban kina WYNNE ARBOLEDA at Marky. Kalaunan ay nagkasundo naman ang magkabilang kampo. Nagkasundo na ayusin na lang ang mga nangyari. Pero sa ginawa ng gulo na yon ni WYNNE ARBOLEDA ay sinuspindi nga siya ng PBA ng isang season noong 2009 to 2010. Pinagmulta din siya ng 20,000 pesos sa 2 flagrant foul na nagawa niya kina JB Casio at Mac Baracael. At dahil na nga sa suspension na yon, ni WYNNE ARBOLEDA ay umabot nga ng 2.7 million pesos ang nawala sa kanya. Pero malaki man ang nawala noon kay WYNNE ARBOLEDA, hindi naman yon nasayang dahil idinonate din naman yon sa mga nasalanta noon ng Bagyong Undoy at Bagyong Pepeng. Yun nga ang pinakatumatak na pangyayari sa karir ni WYNNE ARBOLEDA mga idol. At noong 2012 to 2016 naman ay nalipat siya sa Air 21 at doon na nga din nagtapos ang naging karir niya sa PBA. Sa buong karir nga niya ay nag-average siya ng 7.3 points, 3.5 rebounds, 3.5 assists at 1.5 steals per game. Foul kay Arboleda and a technical foul on Arboleda. Okay. Gabe Norwood and Arboleda will enter your screens. There it is, clothesline. Yun nga ang naging kwento ni WYNNE ARBOLEDA sa PBA. Maliban sa aksidente yon mga idol, ano pa yung mga moment na hindi nyo malilimutan sa kanya? Comment nyo na lang sa baba mga idol at pag-uusapan natin lahat yan. At kung gusto nyo din mapanood ang kwento ng inyong mga iniidolo, dagdag nyo na lang sa komento nyo at gagawan agad natin ng video yan. Pero bago yon, please like, share and don't forget to subscribe. This is Flip Trendz mga idol. Salamat sa panonood.